Gayon ngang mag-aarap ang team ng Dallas Mavericks at ang Golden State Warriors, mga idol, sa Western Conference Finals. Alam niyo ba, mga idol, ang team nga ng Dallas, ang team ni Luka Doncic, mga idol, since 2018 ay meron ngang winning record against sa team ng Golden State Warriors. Ibig sabihin niyan, mga idol, for the last 4 years, halos palaging Dallas ang nananalo sa matchup nga nila against sa Golden State. Meron nga silang 10 wins and 4 losses sa 4 na taon na kanilang pag-aarap sa 4 na NBA season. At wala nang ang ibang NBA team, mga idol, ang meron pang mas magandang record kaysa sa team ng Dallas Mavericks. Kaya naman, ang mga Dallas Mavericks fans, mga idol, ay nabuhayan ng loob ngayong kamatchup nga nila ang talagang championship contender na Golden State Warriors. Pero kahit na nga na merong statistics na ganyan, mga idol, marami pa rin pumipili sa team ng Golden State na mapanalo itong series na ito at eventually pumasok nga sa NBA Finals. At ang ilan niya, mga idol, sa maraming prediksyon sa series na ito, si Luka Doncic nga daw ay mahihirapan na sa depensa pagdating sa Golden State Warriors. Hindi na lamang daw isolation ang babantayan ni Luka kagaya ng ginawa niya sa Phoenix. Dahil, mga idol, ang opensa nga daw ng team ng Golden State Warriors is about player movement. Kaya nga, mga idol, mahihirapan nga daw itong si Luka sa series na ito. At ang iba naman, mga idol, sinasabi, good luck na nga lang daw sa team ng Golden State sa pagbabantay dito kay Luka Doncic. Nakita naman daw natin ang kanyang ginawa sa past series. Kayang-kaya niya rin daw itong gawin against sa team naman ng Golden State. Yan nga, mga idol, ang ilan sa mga prediksyon ng NBA analyst. Pero kayo, mga idol, kung kayo ang magpe-predict, sino sa tingin nyo ang mananalo sa series na ito? Ang Dallas Mavericks ba o ang team ng Golden State Warriors? Comment nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan natin, mga idol, ang sinabi ni Anthony Patrick Beverly about sa team ng Lakers. Natanong siya ni Max Kellerman kung gusto niya ba nga daw maglaro sa team ng Los Angeles Lakers. Sabi ni Anthony Patrick Beverly, kung siyang araw ay free agent, mga idol, at hindi maganda ang ginawa ng Timberwolves last year, ay hindi nga daw siya mag-hesitate na sumali kay LeBron James at sa team ng Los Angeles Lakers. Sino bang araw ang ayaw makalaro itong si LeBron James, pati na rin si Russell Westbrook, at maging star role player nga alongside them? Kaya naman, mga idol, ang mga Lakers fans sinabi sa kanilang team na Lakers ay dapat daw bigyan ng pasen itong sinabi ni Beverly at itry nga daw nakuhanin siya mula sa Timberwolves. Pero anyways, mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba magandang ang fit itong si Beverly sa team ng Lakers? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating panguling balita naman, mga idol, Moses Moody pinahanga ang mga Warriors fans. Matapos kasing i-post ang video clip na ito, mga idol, na siya ay nag-e-ensayo at sila na lamang ni Stephen Curry ang natitira sa gym, ay sinabi ngay baka maging Jordan Poole 2.0 nga daw ito dahil sa sipag sa pag-e-ensayo. Alam naman natin na hindi magandang start neto ni Jordan Poole sa Warriors, mga idol, pero dahil sa kanyang sipag at tsika, ngayon, kita naman natin na isa na siya sa bright young stars netong team ng Golden State. Kaya naman, mga idol, ang mga Warriors fans umaasa na magiging ganun din itong si Moses Moody. Pero anyways, mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!